matagal naman nun. Uy, sorry ha, pinaghintay kita ng matagal. Nag-practice bakas kami na sir para simbang gabi. Ayos lang, sanay naman ako sa'yo. O total late ka. Libre mo ha. Okay. Uy, siguro, saan kayo punta? Ah, kakain kasi kami. Eh kayo, saan kayo pupunta? Di ba mamaya pa practice ng choir? Ah, hinatid lang namin sila dito. Ito kasi si Stella, gusto lagi maaga. Uy. Eh, total, kakain naman na kayo. Sama na kami. Wala pa naman practice nila eh. Tara! Ay, si Bobby nga pala. Best friend ko. Alam nyo, bata pa lang kami. Niyaya ko na tumag sa Christian. Kaya lang, ang arte. Di na nga ako naniniwala sa diwa ng Pasko. Tapos, yayain mo pa ako magsakristan. Okay ka lang ba? Di ka naniniwala sa diwa ng Pasko? Naku, itong si Stella bago magpasko, ang daming binibili. Alam mo, sumama ka sa amin mamayang simbang gabi. At maniniwala ka sa diwa ng Pasko. Imposible yung papaniwala niyo ako sa diwa ng Pasko. Ilang taon na ako hindi naniniwala eh. Pustahan, mapapaniwala kita sa diwa ng Pasko. Ano, sasama ka? Uy! Ginagawa mo dyan? Uy! Andyan ka na pala. Anong ginagawa mo dito? Ah, ito kasi si John. Kagabi pa ako kinukulit nun para lang tumulong sa inyo. Eh, total, wala akong ginagawa. Kaya, manito na ako. Uy! Dyan pala sila. Wow! Nandito si Bobby! Kala ko di ka pupunta. Yun! Mas madaling makakatulong na yun. Nadagdagan na tayo. Oh, ano na? Tara na! Pasok na tayo. Tapos na ang misa. Bilis ka! Nakalito naman tayo! Bobby, mukhang nag-i-enjoy ka dyan sa ginagawa mo. Naku, Stella, believe na ako sa'yo pag nabago yung panahon ni Bobby sa Pasko. Sana nga. Palaisipan nga lang sa'kin, bakit hindi siya excited to be magpapasko. Di rin alam na dyan ang dahilan eh. Ay guys, pwede niyo ba akong samahan mamili ng mga dekorasyon? Para naman Paskong Pasko vibe sa bahay. Tagal ko na rin kasi hindi nakakasama yung pamilya ko eh. Ayan! Sama na rin ako! Wala naman akong choice eh! Ikaw pa lang? Sabi na nandito na sila. Asa na sila? Alam mo naman sila, hindi sumusunod sa call time. Ano ba yan? Sana ba yung mga yun? May mga gagawin pala sila. Dami ko pa namang bibilin. Niyaka mo na sila. Sige, ako na lang muna tutulong sa'yo. Total! First time ko din naman na bumili ng mga Christmas decoration. Gusto ko rin may experience yun. Tara na! Baka dumami pa mga tao mamaya eh. Salamat, Bobby ah. Buti ka pa sumama. Ayos lang. Kadalasan naman available ako eh. Tsaka, by the way, baka pwede mo akong samahan. Meron lang akong bibisitahin. Sige lang, text ko lang sila na tapos na tayong bumili. Tara na! Mga binisita kasi natin is yung parents ko. Bata pa lang ako nung nawala sila sa mundong to, kaya lumaki ako nang walang magulang. Ito din yung dahilan kung ba't ayaw kong i-celebrate yung Pasko. Namatay sila nung Pasko eh. Sakto pang birthday ko pag Pasko. Kaya taon-taon, nalulungkot talaga ako. Ever since nangyari yon, at taon-taon, nawawalan ako ng pag-asa sa diwa ng Pasko. At taon-taon din, napapatanong ako sa sarili ko, ano pa ba yung kahulugan ng Pasko besides sa kapanganakan ng Panginoon? Sorry kung gano'n nangyari sa'yo. Nakikiramay ako. Pero alam mo, feeling ko masaya parents mo dahil lumaki kang mabuti. Matagal din akong nawala sa pamilya ko.
Iniwan ko sila sa probinsya para tulungan lolo ko sa bahay. Hindi niya na kasi kayang mag-isa sa gawaing bahay. Kaya sobrang excited ako na magpapapunta ko ulit sila dito. Matagal ko rin pinag-ipunan panluwas nila eh. Ewan ko kung may makukuha ka sa akin, pero para sa akin ang Pasko ay ang pagbibigay ng blessing sa iba. Material man o hindi, nakakataba ng puso kapag nagbibigay ka ng blessing sa iba. Charity, kumbaga. Kaya tuwing malapit na magpasko, excited ako kasi naramdaman ko ang season of giving. Kaya cheer up, Bobby. Nandito lang kami. Uy, sorry. Late kami. Late na naman ako. Buti na lang nandito pa kayo. Oh, no. Game na ba tayo mag-decorate sa inyo? Oh, ano pa yung natin? Tara na! Hello, Lola. Mano po. Ah, mag-decorate po sana kami ngayon sa bahay para sa pararating na Pasko. Oh, sige, Apo. Maganda yan. Napagkahandaan natin ang kapanganakan ng ating Panginoon. Nakakatuwa naman kayo. O tara! Ano pa bang hinihintay natin? Tara, decorate na tayo! Salamat sa tulong niyo, ha? Salamat, sis. Kita-kits na lang sa practice, ha? Ay, grabe. Nakakatuwa na kapag decorate tayo. Iba talaga pag-prepared sa Pasko, eh, oh. Uy, salamat, Stella. Bukas na lang, ha? Stella, agahan mo bukas, ha? Hintayin ka na namin para sabay na lang tayo magsimba. Oo, ha? Ikaw na nag-aaya ngayon. Sige, see you tomorrow. Hello po, Nay. Sakto tumawag kayo. May sasabihin din po sana ako sa inyo. May lalabas ko na po. May sasabihin din sana ako, anak. Pasensya ka na, ha? Kung pwedeng makahiram muna ako sa'yo ng pera, itinakbo kasi ang kapatid mo sa ospital. Kulang ang pera namin ng tatay mo. Ah. Sige po. Magpapadala po ako ngayon. Ang importante po ay gumaling yung kapatid ko. Maraming salamat, anak. Napakubuti mong tao. Ano nga ulit yung sasabihin mo, anak? Gusto ko lang po sana sabihin na miss ko na po kayo. Mag-iingat po kayo dyan palagi. Uy! Ayos ka lang ba? Parang di maganda gising mo, ah. Ah, okay lang ako. Mainisip lang. Ayaw nga pala. Malapit na ang Pasko. Excited ka na ba makita pamilya mo, Stella? Excited na ako sa Pasko. Kaso lang, hindi makakapunta yung pamilya ko. Ha? Ano nangyari? Di ba pupunta sila kasi nakapag-ipon ka na pang paluwas? Nagkasakit kasi kapatid ko eh. Kinailangan nila ng pera pambili ng gamot. Kaya yung pampaluwas sana nila, pambibili nila ng gamot para sa kapatid ko. Sorry guys, ha? Mauna na muna ako. Papadala ko muna yung pera sa pamilya ko. Ingat kayo! Nasaan si Bobby? Sabi niya may pupuntahan daw siya. Tagal naman nun. Nasa loob na yung dalawa o nagsaserve. Pasok nga tayo. Baka maubusan pa tayo ng upuan eh. Sa loob na lang natin siya hintayin. Tara na! At Stella! Merry Christmas! Merry Christmas, anak! Nay, paano po kayo nakarating? Dahil sa mga kaibigan mo, sinabi rin nila na si Bobby ang nagplano ng lahat. Guys, tara! Tulungan natin si Stella. Total, siya naman yung palaging tumutulong. Magambagan tayo. Kahit para lang dun sa pampaluwas ng pamilya niya. Uy! Game ako dyan! Game! Game. Game! Game! Game!
Maraming salamat, Bobby. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Dahil isa ka sa mga taong nagbigay ulit ng liwanag sa akin. Parang pangalan mo, nang ibig sabihin ay tala. Binigyan mo ulit ng liwanag ang Pasko ko. Pinakita mo din sa akin ang totoong diwa ng Pasko. Tinuro mo rin sa akin na ang pagbibigay ng kasiyahan sa iba ay isa sa mga diwa ng Pasko. Kaya hindi ako nagdalawang isip tulungan ka. Dahil alam ko sa paraang to, sasaya ka. Nagpapasalamat din ako sa inyong lahat dahil nagkaroon ako ng kaibigan na katulad nyo. Naiyak naman ako sinabi mo, Bobby. Kainis ka. Mas naiyak ako kasi late na tayo. Tara na, maubusan pa tayo ng upuan.